morning, sir. We are from Beate University. May we ask, what is your insight about the event today, sir, here in Virtual School? Yes, I am very happy to be here because I am coming from Hungary, from Europe, as I am representing here the university. This is an agricultural focused university, a lot of research, education, investment, training, whatever, and I would be very glad if we can promote this university with a special scholarship financed by the Hungarian government for a stipendium from government. It's a good opportunity for Filipinos to go to Europe to study in Hungary in agricultural field. Thank you, sir. Again, we are Piatti University, and may we get your name, sir? Peter. From Hungary. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Boss Dexter, thank you. Hello, welcome to your blog. Ma'am, sir, bye bye. Yo, stop saying no Pasin ka dito pre, bawal yung bomb threat. 11:35. Pre, shoutout muna kayo pre. Nalin. Wala ba sa tatay? Hello mga kalabs. So ayun, it is the National Science and Technology Week. At nandito po tayo ngayon sa World Trade Center. Ayan. So tara, bisitahin natin itong new innovations ng ating mga estudyante at mga engineers and scientists. Let's go!
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Morning, sir. We are from Piatti University. Piatti, okay. So, high school or college? Senior high school. Senior high, okay. Ano po something nyo dito sa ating C-Track? Okay, to give you an overview muna. C-Track, bakit siya C-Track? We call it converted track. From our traditional na pinapatakbo ng gasolina, no? Gasoline fed engine, ang ginawa namin, kinonvert namin into electric. If you can see, mata tayo doon. Tingnan nyo yung nandito. Ginawa natin electric motor yung nagpapatakbo sa tricycle. So, anong nagpapatakbo sa electric motor? It's the battery. So, para tumakbo, we need to charge, no? Kahit sa bahay nyo lang, parang cellphone. And once fully charged, pwede nyo nang ipasada. Sir, iba pa po ba yung C-trike sa e-trike na tinatawag? Okay, yung e-trike, ito e-trike din naman to kasi electric na tatlong gulong, di ba? Tricycle. Pero ang concept kasi nito, yung mga second hand na tricycle natin, yung mga luma, no, yung mga two-stroke engines, ganun. Instead of yung junk shop nyo, why not convert into electric? No? Yung nandun, it's called e-trike. It's a totally new design, no? It's also our project. It's a totally new design. It's also electric. Ito, ang ginawa, tinanggal yung engine, pinalitan ng motor. Kaya C-Trike. So, sir, yung C-Trike po, nag-focus po siya sa mga lumang tricycle. Okay, yes. Then converted into four-stroke. Kasi isa mga LGU ngayon, ayaw na nila ng mga lumang tricycle. Pinapa-upgrade nila at mas maganda yung engine, Euro compliant. So, instead of buying... So, ang advantage ng paging electric? Una, mas matipid sa fuel. Magkano na ba gasolina ngayon? Mahal. 70. Muntik pa nag 100 nun, di ba? Ngayon, magkano meron ko per kilowatt? 12 o 10, ibang dito sa Manila. 10 pesos per kilowatt. Sa bawat charge mo dito, ipukumpara nyo, ang gastos ko sa gasolina, 300 pesos. 100 pesos lang. Ganun talaga yung difference ng mga gastos ko. Kaya pag ganun ang ginawa mo, mas maraming income yung driver. Bicycle driver. C-Trike is from Lafayette State University, no? Sa Tuguegarao. Nakarating na ba kayo doon? So it's from Tuguegarao City. And itong isang project namin yung E-Trike is a partnership between CSU and Lafayette State University sa TUP Diliman sa kanyang electronics. Good morning, sir. We are from Piatti University, sir. Okay. Maybe you know what is something you hear in your room? Okay. Ito, hindi naman namin ito gawa. It's actually for the training of people sa MSMEs, sa industry, sa factories. So ngayon, ang ino-offer ng lab namin is services to train people how to use robots like this in their businesses. So ngayon, itong robot na to, ang tawag dito, collaborative robot. Ibig sabihin, nag-a-assist siya ng tao sa workplace. So halimbawa, ako, nag-a-assemble ako ng bagay dito. Siya pwede siyang taga-screw, taga-seal, taga-pick-up, or whatever man na kung anong kailangan ko. Kasi napapalitan ko ng tools. Pwede siyang screwdriver, pwede siyang wrench, pwede siyang gripper, or kung ano man kailangan mong gawin. So, kaya siya collaborative kasi it's meant to exist in a factory line or factory setting. Tapos, kasabay niyang nagtatrabaho isang robot at tao, magkasabay sila gumagawa. So, ngayon, ito, kaya siya, naka-off yung collaborative mode niya. Pero once na i-on namin, konting tapik lang, konting force lang, titigil siya for security purposes.
Pero itong collaborative robot in general, it's designed to be safe around humans. So katulad nito, yan, nag-ooperate siya, diba? Tapos i-interrupt ko siya. Ganyan. Ano sa tingin niyo mangyari? Tigil. Titigil siya. So pag binalik ko siya dito, pwede ko siyang tulungan. So halimbawa, ganyan. Nag-ooperate na ulit siya. Tapos, hindi ako maalam. So safe siya. So yun, it's meant for industry talaga. Actually, yun yung ino-offer ng laboratory namin. It's partnership with the private sector para tulungan silang i-train ng mga tao nila para sa robots like this. So yun yung ino-offer ng laboratory namin. So yung laboratory nyo, sir, yung from DOS, sir? Yes, MIRDC. That's the Metals Industry Research and Development Center. So DOS, MIRDC, tapos yung laboratory name is Advanced Mechatronics, Robotics, and Industrial Automation Laboratory, or AMIRIAL for short. Siyempre, alma mater ko yung nalala ko. Sa UP. UP. Kasi meron daw Metallurgical Engineering, may Materials Engineering, may Mining Engineering, under the MMM Department. So yun yung i-recommend ko. Gusto niyo doon. Sa UP, diliman ko. Yes, diliman. Flowchart siya. Hindi siya katulad ng traditional coding languages ng C++. Mas user-friendly siya. Graphical user interface yung ginagamit niya, or GUI. So, yung GUI na yan, design yan for the robot lang itself. Kapag kasama siya ng binili. So, yan yung programming na ginagamit natin para mag-program yung ARM. So, as you can see, marami siyang fail-safe mechanisms na kapag hindi mo nagawa ito successfully, pwede kang tumigil. Pwede kang gumawa ng ibang code. Pero pag successfully mo nagagawa, dire-dire. So, ngayon, tinitrain namin yung mga factory workers kung paano gumamit nito. So, pag nagawa na nila, hindi magagamit na nila sa industry. So, yun yung mati. Kaya, very intuitive and very easy to learn talaga. Kasi gusto sa coding na Tapos, release. Successful. So, nakikita niyo yung ano? Yung kanina. Ganun lang siya. Engineer Sheen, thank you very much po sa introduction dito sa inyong collaborative robot. Okay, thank you rin. Thank you, sir. Ana. And po, good morning, sir. We are from the University. This is a partnership with WAS, our company, and Maris. Galing Kangari. Ang nag-manufacture ay si Maris. Sir, kasi nandun po ang sa span 2.5 time and height and speed. Sir, pwede pong malaman ko ano yung something new dito sa drone na Duwas and Arm? Ito po sa ating ibang drone na sa isang drone, pwede na natin ilagay yung video clip, tapos meron din tayo sa camera na infrared camera na ginagamit pang light, night vision. May madalas ginagamit ang liquid. Paano po yung surveying? Land surveys? Land surveys. Sa quadratic map with terrain data. Maraming nakakaalam na Filipino farmers, pero ang mainly na mga clients namin is bigger agricultural companies. Sa Isabela, sa Ilocos, meron ko Isabela, Cagayan po, sir. Okay.
mas din sa Davao ngayon. Nakabase sa Davao. Ngayon, lumalaki na yung clients dito sa Luzon. Kami ay mga Luzon-based pilots. Ah, pilots. Okay. So, thank you po, sir. Pilot. Christian. Pilot Christian. Salamat po, Pilot Christian. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, so itong specific na ano to innovation is yung SESI electric boat. SESI stands for safe, efficient, sustainable, and solar assisted. Sorry, di rin naman kabisado yung kung ano. Pero with the name, dun yung makikita yung lahat ng parang overall na features at saka overall na goal ng project. So yun nga, to have a safe. Safe kasi yung ano niya, yung pinakahal niya is made from very lightweight and strong materials. Efficient, kasi yung design ng hull and design ng mga electrical system was made, parang dinesign siya para maging efficient talaga. Sustainable, kasi we're using pure electric instead of using fuel, fossil fuels para sa energy. And solar assisted, kasi may solar panel siya sa taas and it helps para dun sa ano, para dun sa pag-charge ng mga different batteries niya. Tapos kaya pure electric boat, meaning na. So maximum speed niya, kapag hindi siya fully loaded, kapag yung ano lang, kapag captain and kapag yung batteries and lahat ng electrical ano niya, electrical components niya na dyan, it can go up to 15 knots. Ilan ang 15 knots? Wait. Ang 15 knots ay, basta mabilis na yun in terms of sa boat. In comparison, yung mga usual na ano namin, tina-target namin is nasa 8 knots lang. Yung mga parang comparable niya. Pag fully loaded siya, kapag kasi we have 12 passengers dito na pwedeng sumakay, plus the captain, plus may isa siyang crewmate, possible siyang ano, possible up to 10 knots yung speed niya naman. So mabilis na yun in terms of boat and ano, okay na rin siya. Kasi yun nga, with comparison dun sa normal na mga boats na in-implement ng mga nasa LGU, nasa 8 knots lang. So it's within the reasonable na speed din. So sa paggamit nila, definitely, hindi lang naman yung use ng mga different fisher folks yung, ano, yung maapektuhan yan. Pati yung sustainability ng place din kasi wala siyang ine-emit na greenhouse gases. At saka usual, hindi din siya nag-e-emit ng parang gas na pwedeng mapunta, makapollute dun sa ano, dun sa lake or dun sa place of implementation. Second is hindi niya rin, since it's using electric motor, mas tahimik siya. Ibig sabihin, hindi affected. May mga studies kasi na yung ingay ng mga boats or ng mga motors ng mga traditional boats is nakaka-affect dun sa mga isda, dun sa parang maritime ecosystem sa baba. So definitely mas less invasive siya dun sa ano. With the solar assist naman, malelessen yung chance na parang ma-stock up siya sa dagat just in case na maubusan ng ano, ng charge. Pero definitely hindi dapat mangyari yun. Pero in case na mangyari lang yun, active pa rin yung mga different electrical and navigation systems natin. Kumbaga, never, walang, may sobrang liit ng risk na maano, ma-deplete yung charges ng mga batteries natin. In terms sa may tanong ka pa again for economical ano naman, 'di ba? Kung paano siya nakaka-apekto. Definitely, ano kasi, itong boat nito is, ang purpose niya hindi pang fishing. Ang purpose niya is for tourism transport at saka pang passenger transport. So, in terms dun sa ano na yun, okay siya. Pero sa fishing, hindi siya, kasi syempre may mga different boats for specific purposes din eh. And ito, pag ginamit mo dun sa intended purpose niya, is definitely mas okay compared sa mga traditional counterparts. Mahirap sabihin na founder eh. Parang let's say implementing agency kasi it's a collaboration of multiple government entities. Yung mga logo na nakalagay dyan. DOST Fisheries, sila nag-fund. DOE, nag-fund din sila. And sila yung parang isang nagda-drive ng gantong types ng mga output. Kasi syempre, they're aiming for sustainable energy, renewable, parang let's implement it dito sa mga ibang types ng vehicles. Nandiyan din ang marina to give us feedback kung paano ang ano,
kung how should we design it, kung paano yung tama yung stability niya, may mga ganun silang ano din. Oh, sila yung agency naman for mga approvals na mga ganyan kung it complies with the maritime safety, parang ganun. And syempre, Mapua, kami yung parang nag-glue together ng mga different ano. And syempre, nasa amin din yung parang pinaka goal na i-implement talaga siya, na gawin siyang pinaka final product. Okay po, sir. Thank you po, sir. We're hoping to see more. Oo, makita niyo sa soon. Yes, by the way, Bricks William Garcia, lead researcher Ryan Christopher Ganya. William Garcia and Mr. Christopher Ryan Ganya. Kaya anong name nyo? Ito po, sir. Ikaw, Ethan from Fiat. And Miko po. Miko and Paul. Okay, nice to meet you guys. Sir, thank you po, sir. Thank you po.
As we encounter daily issues, life becomes hard. Grab this opportunity and make yourself happy. Visit BluRenzFlint Shop in Shopee or Lazada, your opportunity shop for making life as calm and easy as you'd like. Afford the products at low price sale. BluRenzFlint Shop offers basic necessities for all ages, from baby care products, educational products, hygienic products, and different home and personal commodity products. Check it all out using our link in the description to support our channel and dedicate your hard work for a noble cause today.